Yan, dahil sa quarantine, naging baker na tayo! Yay! Bango-bango, anak, no? Patigin natin kay Dada mamaya. Ayan na, si banana bread. Hey, Dada, how's my banana bread? It's great. It tastes like the original banana bread. Maka na bahid ko sa'yo. Morning, kuya. Pansinin mo si mama? Pansinin mo naman si mama? Yung ano pala, yung magpapag-giveaway kami, yung gamit namin before, yung electric swing or electric duyan. Hindi namin yung nagamit kay Rain kasi we don't have the space. Pero maganda siya. I'll show it in some of my clips here, mga old vlogs ko. You saw it, how I used it. Excited na po siya. Excited na po ako mag-banana bread po. Ang aga namin nagising. 5 na. Quarter to 5. Gising na kami. Hindi na kami natulog ulit. And before that, nagising-gising din siya. Ano, nagising-gising siya. Oo, nagising ka rin. Party-party tayo kagabi. Hello! Party-party. And na marami tayong banana na overripe sa ref, so gawin natin siyang banana bread. It's my first time to do it, so good luck naman sa atin. Sige. Opo, opo. Isip ka muna. Patulogin ko muna to. Ano? Ayan ang ating overripe banana. So tayo ay magbe-bake ngayon. So we're just gonna try to do use this kasi wala tayong ibang pwedeng gamit. Usually 8x5. So this is 8x8. And then, meron naman tayo lahat ng ingredients, thank God. So, good luck naman sa atin. Ayan. So, first, I think I want to measure the banana. Kung kakasya ba siya. So that I will know kung ilang cups ng flour ang gagamitin ko. Supposedly, 2.5 cups. 2 1/3 cups nito is 2 cups of flour. So, i-mash muna natin yung banana. Tingnan natin kung gano'n siya kadami. Momshies, akala ko sobrang dami ng banana natin. Just enough lang pala siya for one batch. Nung recipe nakita ko online, pinanood ko lang itong YouTube video na to ng banana bread recipe. How to make banana bread from allrecipes.com. Not sponsored! No! So, I'm just watching this kasi sobrang easy niya and yung ingredients na gamit niya parang nandito lahat sa bahay. So, yung iba, yan, pinapanood ko lang yan. Yung iba kasing recipe, may mga vanilla, wala akong ganun, parchment paper, wala akong ganun. So, ito, straightforward na banana bread recipe. So, okay, na-measure ko na I have the exact same banana amount as yung nasa recipe niya. So, start na tayo nung recipe niya. First, we're gonna preheat the oven. Sabi doon is 350. I don't know if that's Fahrenheit or ano. I have to check pa ulit. Pero around ganyan, i-preheat ko siya. And I also grease our lalagyan.
nilalagyan namin, it's not the same as the recipe, but I hope it's still okay. Nilalagyan na natin yan ng oil. Kasi yung butter natin matigas pa. So now we're gonna do the dry ingredients or yung nasa video niya. Ayan. Ayan. Follow lang natin siya, okay? We're gonna use 2 cups of flour. 1 teaspoon of baking soda. 1/4 teaspoon of salt. Of butter, half a cup, and that has been melting. And then we're gonna use 3/4 cup of brown sugar. Now we're going to mix it. Ito ng banana bread natin. Medyo natutong siya. So, siguro mga momshies, huwag niyong gamitin yung setting ko kanina na both of them. Dapat sa baba lang daw, sabi ni Dada. Ayan. So, wala pang 1 hour. Pero, check ako ng check ng ano niya. Status niya. Dapat kasi, pag may nilagay kang toothpick. Dapat pag may nilagay kang toothpick doon. Sorry, wala akong toothpick. Ito. Dapat walang sasama. So, kanina pa ako nagtutusok.
Walang sumasama. So, I think okay na to. Walang sumasama. So, kailangan natin siya i-dry sa labas another 10 minutes. Ang bango-bango niya, ma'am. She's sobra. Ayan. Try natin. Oh, wala nang sumasama. Oh, wala na talaga. OMG! I'm an official baker! Official baker na si Mami Ruth. Yan, dahil sa quarantine, naging baker na tayo! Yay! Bango-bango, anak, no? Ang bango-bango niya, ma'am, siya sobra. Ayun na siya. Medyo natutong siya sa taas. But it's okay. Love na love ko yung mga totong na yan. And, ayan. Kailangan natin siyang ipa-stand there for another 10 minutes bago siya pwedeng tanggalin sa lalagyan. So, success. Mukha namang success ang ating banana bread. And si Dada magiging judge niyan. Patikin natin kay Dada mamaya. Ayan na, si banana bread. O, diba? Yan ang loob niya. Nabuo-buo pang banana. Sakto lang siya, mams. Medyo natutong lang talaga. Pero sa loob, malambot pa naman. Success! Baker na si mama. Success! Tapos ako naligo, tulog si Baby River, ay si Baby Rain. Salamat kay Nanay D. And ayan si River, oh, inaantok pa rin. So, tapos na tayo mag-banana bread. Nagluto na si Dada. Nagluto siya today ng upo. So, habang naliligo kami, nagluluto si Dada. Oh, look at that. Yummy, yummy upo. Naliligo si Dada doon. Yun ang ating banana bread. It's just, ano ngayon? Gusto niya kasi mag C-A-N-D-Y. Tapos, hindi ko siya binibigyan. Kaya, ayan, tatanto. Tatanto. So, ngayon, grabe, sobrang hindi kami nakatulog na naman kagabi. Well, ako. Parang 12 na ako natapos mag-edit nung My Heart Went Oops reaction video. So, after nung video na yun, gising na naman si Baby Rain. Tapos, pagising-gising talaga siya eh. And then, kanina 5 a.m, ayaw na niya matulog ulit. So, ayun. Ngayon, tulog na tulog si Baby Rain. Pagod na pagod siya sa ginawa niya kagabi. So, ayun. So, yun, that's mom life for you guys. So, aga namin nagising, kaya gumawa na lang din ako ng banana bread. Kasi, sisira na yung banana bread dito sa bahay. Ayan, okay. Kuya, mama, anong mama? Mag-clean na si mama. Mag-clean na. Gagawa ko ng DIY manicure at home video right now. Using this. But it's gonna be a different video. Kaso lang, this baby is here. Hindi ko alam kung magagawa ko ba yun. Anay! Gusto mo sumali sa toy ni mama? Ay, yun ngayon, pinapansin mo na ako. Kanina ayaw. Say hi mo na sa camera. A few moments later. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back. All the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot.
You're so handsome, smiling baby. Did you sleep well? Did you have a good sleep? Yes? Yes? You had a good sleep? Oh, I want to eat the camera. I want to eat the camera. You're so cute. You're so cute, man. Ay, padede ka muna. Tapos tayo, kalabasa. Ano, si kuya di ba tapos kumain na? Nagising na lang, ano? Kalahati na lang yung rice. Ano? You're so handsome, baby. But can I see your teeth? Can I see your teeth? Avocado pala, mama. Kasira na yun. Can I see your teeth? Dami niya pa, avocado sa baba. Nasa baba ba yung avocado? Sa baba na. Ah, okay. Can I see your teeth? Show your teeth! Show your teeth! Show your teeth! Show your teeth! Don't hide it to chart them. Two front teeth. Two front teeth. Hi, baby. Bye-bye. Kuya, nagko-color. Kahit hindi pa tapos kumain. Color, color. You're making colors here. Color ikaw. Color. Hi, kuya. Hi, River. Is sleeping time na? Is sleeping time? Sleeping time na po. Yeah. That was my banana bread. It's great. It tastes like the original banana bread. Magkano bayad ko sa iyo? Ayun, meriendahin na naman. Ate Dolores, kumusta yung banana bread ko? Okay naman po. Masarap. Rain, how's the banana bread? Did you like banana bread? Yes! I'm so sorry. Yeah, pa siya. River, what did you do? What happened to your hand? Incy Wincy? Spider? Yeah, we're watching Michelle Obama on Netflix. Becoming. And ako ay magme-merienda ng banana bread. This is what's left of the banana bread. A 7-year-old did that. Oh, here's the dress. You can see. Mine's Chinese sugar. Masarap yung recipe na yun. It's not that dry. Kilig na kilig siya kay kuya niya. It's a smiling baby. Unlimited smile. May unlimited smile. Sabi mo nakain may yanda ah. Hi Kuya River. Hi Kuya River. Oh, what's that? Kuya River want to play Legos? You ask Dada, Dada, can I play with Lego? Oh, turn up. Dada, can River play with Legos? And then it's about what's in the jing 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 Head, shoulders, knees, and toes. Yeah! Ang bulog, didila-dila. Nagdidila-dila, baby. Didila-dila, yan ang madal!
cute. Oh my gosh. They say hi guys. Hi guys. Hey guys. So it's much later now. Natulog si Mama and si River together. Pinatulog ko si River kanina. Yeah, 5 na kami nagising. Ano? It's now 6. And ito naiwan sa labas kasama si Nanay D. Ano, magkasama kayo na Nanay D? Pero parang hindi naman eh. Kanina ko pa ino-offer yung dede, parang hindi naman siya kalaga dumidede kasi kain lang ng kain. Ano? Kain lang ikaw ng kain, dila ng dila. Ayan. So, yung ano pala, yung magpapag-giveaway kami, yung gamit namin before, yung electric swing or electric duyan. Hindi namin yung nagamit kay Rain kasi we don't have the space. Pero maganda siya. I'll show it in some of my clips here, mga old vlogs ko. You saw it, how I used it. The thing with it is, hindi namin siya mabenta kasi yung on and off switch niya, dependent, medyo minsan gumagana, hindi, minsan hindi. Ano? So, depende sa pagkabit nun, nung wirings niya, may time na pag hindi siya nakabit ng maayos, hindi siya gagana. Tapos pag nakabit mo siya ng sobrang okay yung pagkakabit mo, gumagana siya, umiikot siya yung swing, electric swing. So malaking tulong yun sa akin before kay River kasi nakakapagtrabaho ako and everything. And he stays there 2 to 3 hours at a time. Gustong-gusto niya yung duyan na yun. Kasi yung pag-swing niya rin, yung direction ng swing niya, it's not the same as others. So, sobrang nakakatulog siya kasi talagang pag-ano. Yung iba kasi parang pag-ano lang. Anyways, I'm gonna give it as a giveaway. Pero the requirement is you have to be... Yes! You have to be in Metro Manila. The ipapa-pick up nyo, yung winner will have to shoulder the pick up nung gamit kasi masyado siyang malaki. And, ano siya, 2-in-1 din siya. If hindi mo siya gagamitin as swing, pwede siya maging bouncer or bouncy seat. Yun yung ginamit namin kay Rain. Yun yung nakikita nyo nung newborn siya. Dun siya nakalagay every morning. River, mahulog ka ha? So, ayun. Tapos, yun nga, medyo defective nga lang yung ano. Pero it still works. It still works. You just have to be magaling sa electron. Hindi naman magaling. Magaling sa pagkabit ng mga wirings para ano, gumana talaga siya. Okay? So, for the mechanics, I'm gonna put it on the description box below. And sasabihin ko na rin. Yun nga, ang importante is a requirement na the winner will shoulder the pickup and the winner should live within Metro Manila. And yun nga, sana may space kayo sa bahay. And yun nga, medyo you just have to be medyo kailangan ng ayusin talaga yung wirings. Wala nang kailangan ni ayos. Ikakabit lang ng maayos. Kasi pag medyo loose siya, nag-aano siya, nag-i-stop siya mag-swing. So, medyo loose. Ibig sabihin nun, loose yung wirings niya sa loob. So, kailangan medyo techy din yung mananalo. Okay? So, yeah. Ayun. Umiiyak na si Rin. Okay. So, yun muna ang giveaway natin today. Sana, ano, sana good luck sa mananalo. Ang ating mechanics is, aside from the requirements, yun nga, nakasubscribe sa channel, and follow me on all social media, and all of that. So, yun lang ang ating mechanics for that. Sana mag-comment kayo if also you think na you are the right candidate para ipapamana kung aking electric swing sa'yo. Yeah, let me know. Sana may space kayo, and all the other requirements that I have mentioned earlier. Okay? So, yun na muna for the vlog today. Sorry, nakatulog kami. Wala masyadong vlog. It's all about the banana bread today. And you, baby! Ayan. So, I'm gonna end the vlog na here kasi mommy duties na tayo. Pakainin na and papatulog din ulit yung mga bata. Parang paulit-ulit lang kami. Kain, tulog. Laro, kain, tulog. Laro, kain, tulog. Oo, tsaka, yun na muna. Also, we have another ongoing giveaway, yung cash giveaway natin. Sali din kayo doon. And I will see you guys on the next video. Bye! Bye, anak! Bye! Bye. Say bye! Bye! Bye. Good job! Say bye, Rain! Bye! Nag-aaral ng letter si Kuya. C! Yes! C!
kulilit-bulilit, oh.